Hey guys, I don't know what's going on. It keeps on ang tawag dito. Palaging nawawala kasi mahina talaga yung signal siguro ngayon, ano? I don't know what's going on. But anyway, saan na to? Okay. Sa mga hindi nakakabalik diyan na nag-online, sana maka-online kayo ulit. Okay. Pasinisya, hindi gumagana. Okay, sana ba tayo? Yan nga, sinasabi ko kanina, yung pagre-rebelde sa magulang. Sino ba yung nakaka-relate dito? Sino yung nag-rebelde na ng magulang before? Sino yung umalis ng bahay? Diba? Sino yung umalis na ng bahay, iniwan mo yung magulang mo? Sino yung nakaka-relate doon? Iniwan mo yung magulang mo sa, kasi alam mo na yung buhay mo, kasi iniisip mo na kaya mo nang dalhin yung buhay mo. Sino yung nakaka-relate? Hey Ella Del Rosario, she's watching right now. Thank you for streaming, and regards kay BB diha sa kong friend, and then kang Divine again, it's watching. So I'm so sorry guys, I keep going out kasi nga siguro sa signal, I don't know what's going on. So again, ito ha, may itatanong ako sa inyo. Ano yung na-experience niyo sa magulang niyo? Yung pagre-rebelde. Sino yung naka-experience ng pagre-rebelde at ano yung na-learn mo? So, please leave a comment kung ano yung mga natutunan mo. Kasi nga mahirap talaga. Si Anne, si AC Bridge bumalik na din. AC Bridge, ano yung naranasan mo sa buhay mo when it comes to pagre-rebelde? I think you're such a good person. I don't think naranasan mo yung mga ganyan. Oh, Ella Del Rosario watching with Arog, si Bibi. Kauban din si Bibi Galantaw, Gatanaw karon. But anyway, topic na to karon is about parents, about nanay. Nga gusto na ko ipaabot sa inyo hang tanan. Nga ang atong nanay, no, grabe ang pagsakripisyo sa tua, but then after all, nag-rebuild di pagyod ta. So pagre-rebuild sa magulang, yan yung pinakamasakit isipin. Na nagre-rebuild tayo, it's because gusto natin tahakin ang mundong nag-iisa. So kasi iniisip natin na hindi natin kailangan na yung gabay, hindi natin kailangan yung tulong ng ating mga magulang. Yan yung pinakamasakit, abangan nyo kung ano yung kasunod dito. Kasi napakasakit ng tulang ito. Sabi ni AC Bridge, buutan og matog. Hey, Laila Vera Valencia, si Anna, I don't know if si Anne naka-experience ani. Sabi ni Divine, umalis daw siya ng bahay kasi mag-aral. Yan, maganda yan. Pero kasi sa tula, sabi dito sa tula, ilang years na nawala siya sa bahay, wala malang contact sa parents niya. Yan yung pinaka-ano. That is a very sad story. And this is that is a reality as well, because not all of us are very responsible. Children. Some of us are not very responsible. Sometimes we're trying hard, no? We're so trying hard to be a person nga iniisip natin na kaya natin. And yet, we are not that strong. We need the guidance and we need the support of our nanay and our tatay. So we don't really have the reason to leave them. It's because hindi talaga natin, the truth is, kahit nga mag-asawa tayo, hinahanap-hanap pa rin natin yung mga magulang natin. Iba talaga yung pagkalinga ng magulang, iba talaga yung pagmamahal ng magulang, iba yung pag-aalaga ng ating magulang sa pag-aalaga kahit yung alaga ng ating life partner. Kahit yung alaga ng iyong ano, yung asawa mo or husband mo, iba talaga yung pag-aalaga ng ating parents. Okay, babasahin ko, ipagpatuloy ko yung pagbabasa dito. So, sabi sa tula, di ko na malayan. Basahin ko ulit yung before stanza na yun. Pagre-rebuild sa magulang, di ko inasahan. Alam kong nagkamali at gusto ko nang umuwi. Gusto niya daw umuwi. Nakarealize na siya. Taon na ring nakalipas at sa nanay, ako'y walang contact. Tatanggapin pa ba ako kahit anong sama ko ng tao? Okay? Sabi dito, di ko na malayan, mga hakbang ko ay pauwi na ng bahay. Anong saya ko nung bahay namin ay nasilayan. Ano ba ang okasyon? Bakit parang may handaan? Anong saya ko kasi sa wakas makikita na rin si nanay. Naku po. The story goes like this, no? Na gusto na talaga siyang umuwi.
na gusto na talaga niyang makita si nanay, na-realize niya na I need my nanay, kailangan ko yung nanay ko ngayon. Kaya dapat ko nang umuwi. Kailangan ko nang makita yung nanay ko. Miss na miss ko na. Ayan yung sabi niya. Okay, sabi niya dito, habang papalapit, mga hakbang na papatulin. Mga hakbang na papatulin. Kabasa dibdib, saya ang kabasa dibdib ang siyang tangi kong naririnig. Mga matay biglang napaluha, kaba ng dibdib, halos di ako makahinga nung nakita kong may kabaong sa gitna. Naku po. Ito yung pinaka ano, no? Ito yung pinakamasakit na gusto mo nang makita yung nanay mo, pero sabi niya nga dito, mga matay biglang napaluha, kaba ng dibdib, halos di ako makahinga nung nakita kong may kabaong na sa gitna. Ay nako. Sino nung naka-experience dito? Ako naka-experience ako nito from Cebu. Umuwi ako ng Masbate kasi nga wala na yung mom, patay na yung mama ko. It's really sad. It's a sad story. It's a very sad experience sa part ko, but what can you do? 'Di ba? Huli ng lahat, wala ka nang magagawa doon. Mahirap mo nang ibalik pa. Okay? Mahirap mo nang ibalik pa yung mga alaala mo kasi nga huli na yung lahat. Ipagpatuloy ko dito. Ako'y biglang bumagsak. Pagsisisi ko'y di katanggap-tanggap. Mga luhay sa sahig kumikislap na para bang kwintas na perlas. Di ko kayang makita si nanay sa kabaong nakaawa-awa. Di ko man lang nasuklian ang puso niyang busilak magpakailanman. Naku po, ito na nga yung sinasabi ko. Yung, kumbaga, it's too late. Huli na po yung lahat. Hindi na po natin kayang ibalik yung lahat. Hindi na natin kayang bigyan pa ng oras yung nanay natin. Kasi nga wala na. Kasi nga patay na. So, the best thing na pwede natin gawin is to really grab every opportunity. Spend that time with your parents. Kasi nga, napakasakit. Napakasakit na bumalik ka na sa inyo and then after all, wala na yung mama mo. Okay? Sa lahat ng may mga nanay pa dyan, I really challenge you. I'm very sad because wala akong nanay ngayon. But I really challenge you at this very moment, right now, get your phone. Phone challenge tayo ngayon. Get your phone. If you are away from your house, if you are away from your parents, get your phone and I want you to text your mom, to text your nanay or your tatay. We're talking about nanay here, no? Also, specifically, text your nanay or call your nanay after this. If you can text at this time, at this very moment, if you can text her, tell her how much you love her. Because after all, wala ka lang time na sabihin mo pa na mahal mo yung magulang mo kung wala na siya. Ako nagsisisi rin ako kasi hindi ko nabigyan ng magandang buhay yung mom ko, kaya sinabi ko yan sa inyo last video ko, 'di ba? Kasi it's too late. Hindi ko na masabi pa sa kanya, hindi ko mabigay sa kanya yung magandang buhay kasi nga it's too late. Sana accept my challenge. Get your phone. And then, i-text mo na yung nanay mo. Okay? And then, here we go. Doon ko na pagtanto, si nanay ko pala ang mundo ko. Bisyo at relasyon, di kayang pantayan ng nanay ko. Kasi si nanay ang nag-iisang tagapagtanggol sa buhay. Iniwan at sinaktan kahit anong labis ng kanyang pagmamahal. Ay, naku po. Ito yung pinakamasakit. 'Di ba? Ito yung pinakamasakit na inisip ka ng magulang mo. Inisip ka ng mama mo na ikaw yung mundo niya. Ikaw yung world niya, ikaw yung lahat niya. And then after all, hindi man lang natin napakita yung pagmamahal natin, hindi man lang natin napakita yung saya na nararamdaman mo, yung gratefulness mo, yung love mo, hindi man lang natin na ipakita, no? Kasi nga huli na yung lahat. Kaya nga
while may oras pa, while may oras pa tayo, grab that chance. I-grab mo yung chance na yun, and then be grateful to your parents. Okay? Be grateful to your parents because parents natin sila, ngayon, may mga asawa na tayo, may mga pamilya natin, mararanasan din natin yan. Mararanasan natin kung gaano natin kamahal yung mga anak natin. Diba? Nararanasan natin yan. Kaya nga, I challenge you, accept my challenge. Okay? Accept my challenge. Text your mom, text your... Yung nanay mo, lahat naman tayo may nanay. Kung buhay pa yung nanay mo, text your nanay, tapos ipakita mo sa kanya kung gaano ka ka-grateful, ipakita mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Okay? Maybe nasa bahay mo siya ngayon, yung nanay mo. Grab that opportunity, magpasalamat ka po. Okay? Grab that opportunity, be grateful to your nanay. Anong sakit sa pakiramdam ng mensahe niyang iniwan? Sabi ni inay, ako ang mundo at ang kanyang buhay. Pagmamahal sa akin, ito'y hanggang hukay. Nawala man daw ako, pero niminsan din niya nagawa akong kalimutan. Yan yung pinakamasakit. Diba? Tayong mga anak, pwede natin kalimutan yung nanay natin. Pwede natin makalimutan siguro yung tatay natin, yung mga magulang natin. Pero yung magulang, hindi nila kayang kalimutan ang kanilang mga anak. Sana naintindihan nyo yan. Sana may mga nanay ngayon na nanonood. For sure, yung mga nanay nakaka-relate. Makakasabi talaga yung mga nanay, that's true. O ikaw ano, si Ann, ikaw Ann, ano yung masasabi mo? Nanay ka rin, tsaka nasa abroad ka, nasa malayo. Ano yung masasabi mo? Anong masasabi mo sa tula na binabasa natin ngayon? O, diba? Sabi dito, mga alaala, biglang bumalik at nagsalpukan. Mga matatamis na moments sa bahay, yun ay dahil kay nanay. Sinayang ko lang mga pagkakataon sa piling niya nung ako'y nawalay. Ngayong wala na siya sa buhay ko, ay anong tamlay? Diba? Yan yung masakit, no? Yan yung masakit na ganyan yung nangyayari. Kasi nga, huli na yung lahat. Kaya nga, ako nga nasabi, ako mama's boy kasi ako, pagdating ko galing school, yung hinahanap ko, hindi yung papa ko, yung hinahanap ko yung mama ko. O, diba? Yung nanay kasi yung nagbibigay ng tamis moment sa bahay . Yung mga nanay talaga, yung pinaka-grabe. Sila yung nagbubuo, sila yung glue . Sila yung glue para mabuo tayo na pamilya. Talagang nanay, grabe talaga din. Binuhos ko sa iyak hanggang wala ng luhang papatak. Yakap ni itay sa akin puso'y biglang nagkabuhay. Kahit anong sama ko, si nanay ay may pakay. Na kung sakaling babalik ako, sabihan na walang araw na di siya naghihintay. O diba, sa mga pasaway, sa mga nagrebelde na mga anak, saan ka man ngayon naririnig mo ako, I really challenge you, maybe this is the right time for you to go back and then to get reconciled with your parents. And then, 'di ba? Sabihin mo na yung totoo. And then be remorseful. Ipakita mo na nagsisi ka sa mga nangyari. Ipakita mo na hindi maganda yung ginawa mo before. So, while may oras pa, pwede mo pang gawin, gawin mo na ngayon. I really challenge you. Gawin mo na kung ano yung dapat mong gawin upang maibalik yung maganda mong relasyon sa mama at sa papa mo. Okay? Ito pa. Hindi pa tapos. Ito pa. Sa burol puso'y naghihinagpis. Nangungulila sa nanay kong napakabait. Ako'y nalulungkot dahil kabaong niya ay ilulunod. Sama sa dibdib na babalot ng lungkot. Bulaklak sa kabaong nakapatong. Mensahe na tila'y di matatapos. Naku po. Think about it. Yan yung picture na makikita mo during funeral na. Wala na. Diba? Huwag ka nang maghintay na ito yung picture na makikita mo pagbalik mo ng bahay. Kaya nga, while you are still young, while you still have all the chances in the world to get reconnected with your parents, do the right thing. Gawin mo na, and that time is right now. Okay? Yan yung talaga, right now na talaga, ngayon na, dapat gawin na. Inay, maubos man ang luha, wala na akong magawa. Pilitin kong bumangon sa sala ng iyong pagkawala. Pangako, buhay ko'y aayusin nang ikay maging proud din sa akin.
pangarap mo para sa akin, lahat yun aking tutuparin. O, di ba? So ngayon yung tao nangangako na sa kanyang nanay. Nangangako na sa kanyang nanay, pero what can you do? What else can you do? It's already too late, but he said, I still have a lot of things to do. I'm gonna achieve all my goals in life because I want you, mama, or want you, nanay, to be proud of me. So, okay, patay ka na, wala ka na sa tabi ko. I'm gonna try my best. Aayusin ko yung buhay ko. Aayusin ko yung buhay ko at gagawin ko yung lahat para. Gagawin ko yung lahat para makamit ko yung pangarap mo para sa buhay ko. Sana maging tayo. Sana all. Diba? Sana all. Sana darating pa rin yung araw. Sana darating pa rin yung araw na makakamta natin yung buhay na gusto ng nanay natin para sa atin. Diba? Hi Audrey Bayhon na nag-watch ngayon. Shout out sa'yo at sa mama mo dyan. Okay, ito na. Huwag na sanang hintayin. Nanay ay mawala sa atin. Huwag akong tularan sapagkat ako'y walang damdamin. Mahalin at galangin kahit minsan mahirap ito gawin. Si nanay na nagbigay buhay ay karapat dapat nating sundin. Huwag pride pairalin kung minsan si nanay ay mahigpit sa atin. O diba? May mga times na mahigpit talaga yung nanay. Kasi nga gusto nila mabigyan ka ng magandang buhay. Yung disiplina ng nanay sa atin, hindi yun para sa ikakasama natin. Para yun sa ikaabubuti natin. Kaya minsan mahigpit sila. Yung pride din natin, ayaw natin maapakan. So yung resulta, yung nagiging resulta, nagre-rebelde tayo. Kasi nga para sa atin, alam na natin yung ginagawa natin at kaya na natin ang sarili natin. Pero and then after all na-realize mo, hindi ko pala kaya. I need my mom. Okay, I need my mom. Hindi ko pala kaya mabuhay na wala siya. Kaya nga napakalungkot. Kaya nga sabi niya, huwag natin siyang tularan. 'Di ba? So, 'yan yung challenge ngayon. Sabi niya dito, last na stanza sa tula. Payo ko sana pakinggan niyo. Walang ina na hindi naniniwala sa kakayahan mo. Mahal ka niya kahit magre-rebelde ka pa. Tanggap ka niya kahit anong sama mo pa. So sabi niya dito, it's not too late yet. Okay, it's not too late yet. Pwede ka pang umuwi. Kahit ano pang pagre-rebelde mo, kahit ano pang sama mo, kahit anong sama mo pang anak, pag umuwi ka, tatanggapin ka ng mama mo at ng papa mo. So one thing na kailangan mo lang talagang gawin is to really prove to them na nagbasol na ka ba kanang lahat ng ginawa mo ay talagang pinagsisisihan mo. So kaya tonight this is my challenge na to really grab that phone and then text your mom, tell your mom na love mo yung parents mo. Hindi pa huli ang lahat. Okay, hindi pa huli ang lahat. Mahal ka ng mama mo, mahal ka ng papa mo, at hindi pa huli yung lahat. Okay, before I go on, I would like to read all the comments here. Sabi ni Lady Shua Rosalinda, isang ina, kahit anong sama sa anak, mapapatawad pa rin yun. Diba? Diba nga? Totoo yan. AC Bird, sabi niya, wala na iyahang nanay. Sabi ni Divine, na-experience ko na ako your herms sang nag-high school girl ko sa Sibuyan, Romblon. Pila ka years para lang makaeskwela. My cellphone, gatulo lang luha ko perme or palagi, pero kinaya ko yung lahat na mga paghihirap. Sabi ni, hey, Arog, hey, si Bibi, akong friend, hey, Bibi, salamat sa imong pagtanaw, be. Ingon siya, we salute you, idol, God bless, grabe sa idol, oy. I salute you too. Salamat sa imong pagpaminaw. Ingon si Laila Vera Valencia, ingon si Annalisa Valencia, sabi niya, Herm, wala signal sa amin, di ko sila makontak, quarantine din yung signal. Naku po, sana makontak mo soon, okay? Sana makontak mo soon, kasi gusto ko talaga yung macha-challenge ko kayo. This is my challenge, is to really be grateful sa mga parents natin. Hindi pa huli ang lahat, pwede pa natin gawin yan. Lady Shua Rosalinda, sabi niya, kung sa akin yan, baka hindi ko malapitan. Habang nagpalapit ako kasi mahal mo magulang mo, tapos pag uwi mo, ganon, makita mo.
'Di ba? Napakasakit pag-uwi mo, yung nakita mo yung kabaong na ng nanay mo. That's very, very painful. Ako, nakakaiyak talaga. It's very, very painful. Ah, I don't know. Sabi ni Lighty, naalala ko noon mga bata pa kami, lahat ginawa ang lahat para makakain kami. Hindi ko kaya na makita ko na ganun din, sakit talaga, sobra. Okay? Sabi ni Mika Mercader Bersiro, maayo kay nakaabot pa ko, hihihi. Pa-shout out kumyong sa akong ati, kang Lizelle Mercader Bersiro, nga naghimo og nidniran. Ano sa nidniran? Ako katong murag bagnusanan. Nidniran, katong bagnusanan o kanang balanghoy or something, ana. Okay, hi Lizelle! Friends ba yapod mi ni Lizelle sa Facebook? Wala siguro yung load or whatever. Maybe busy lang si Lizelle. But anyway, Lizelle, shout out sa imuhan. Thank you, Nika, for listening. Hey, sa tanan ng mga naminaw karon, once again, I would like to say I'm so sorry because there's something wrong with my connection tonight. Maybe it's not just my connection, but also your connection out there diha sa Pilipinas. But anyway, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay. Salamat sa inyo nga pagsuporta sa ko. But anyway, before I let you go, guys, gusto kong iparating sa inyo yung tula challenge natin. Yung tula, natin. Tawag ito, contest natin. Okay, after this, maybe tomorrow morning, I'm gonna start posting all those tula online via FB. And then after that, you guys can share your tula. Okay? You can share the tula. Lahat ng mga tula na binasa ko dito, i-share ko yan online. And then after that, you can leave comments or you can like and react. Okay? Pwede ka maka-like, pwede ka maka-react sa lahat ng mga tula. Because 50% will be from your reactions or from the likes and from the share. Okay? So, and then after that, maybe a few days after, I'm gonna announce the winner and then the winner will gonna get 1,000 pesos from me. And then because ang dami ng tula natin na nasubmit, I think it's more than 30 tula na nasubmit sa akin, kaya after a few days, magsiselect ako ng top 10. Okay? So, magsiselect ako ng top 10 and then yung top 10, ipopost ko ulit. And then after that, magpo-post ako ng top 5. And then after top 5, magpo-post ako ng final 3. Okay? So thank you so much guys for watching and thank you so much for following me. Again, this is Kuya Herms. Dili guapo, dili pud macho, pero tutuki lang. Kamunay sumpay, kamunay bahala niya na. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Salamat kayo sa inyong pagsuporta. Once again, good night everyone. Good day to you. Sa tanan ng taga-Pilipinas, have a great day. God bless. Stay safe. Stay at home. Okay, salamat kaninyong tanan. So comment, please share my video. If you want to follow my YouTube channel, it is Kuya Herms B. Okay, so my video channel is, my YouTube channel is Kuya Herms B. Okay, you can subscribe me if you want. There are a lot of videos there. There are a lot of encouraging videos sa akong YouTube. Maybe maka-encourage sa inyo ha. Kuya Herms B. And then after that, may mga gi-subscribe po ko. If you want to subscribe those YouTube channel nga akong gisubscribe, you can also subscribe them, okay? So thank you so much guys, have a great day, and then stay at home, okay? So wag nang pasaway, again, good night, matutulog na din ako. Okay, here we go.